So guys, may i-share ko sa inyo na itong meat press na to, dati ito nasira. So, kadalasan kasi nasisira ito, heater, kaya yung controller niya, hindi kaya yung mga contact, yung relay. So sa pagkakataon na yun, ang nasira sa atin ay relay. So, pakita kasi na ang itsura ng nila. Itong relay na ito, solid state relay. Ang trabaho nito, itong linya ng heater natin, ikukontak lang niya dito. Sa isa na ito. Itong side na ito, ito yung nagre-receive ng signal galing sa ating controller. Pag ang, kasi itong linya na ito, ito yung sa thermocouple, ito yung sa sensor ng ano, heater. Ito yung magbibigay ng signal sa controller, tapos yung controller magbibigay ng signal sa ating SSR. So nung nasira ito, wala talaga akong pamalit na may ginawa akong paraan. So paano malaman na nasira yan? Nung binuksan ko siya, halata-halata na sira na talaga, sumabog na. Sunog na dito, banda. So, hindi ka na magdadalawang isip doon na sira na talaga yun. So, ang nangyari nung, buhay yung ano, controller. Yung binuhay yan, okay siya, nabuhay siya. Kaso, hindi tumataas yung temperature. Yan yung palatandaan na sira yung SSR noon. Parang ginawa ko noon, dahil wala akong pamalit, baka kasi mangyari sa inyo din yun na wala kayong pamalit at nasiraan na gano'n, hindi na taas yung temperature. Ang gawin nyo, manual na lang. Ito ang gawin nyo. Ito yung tinatawag natin na SSR or solid state relay. So naging pwera ko nito nung nasira, naging pwera ko dun sa raon dati. Binibintan ako ng 1,500 yata isa, dahil daw industrial ano daw, industrial purposes daw. So ang ano nito, ang purpose nito, gukontak lang yung dalawang linya. So pwede mo siya i-ano, pwede mo siya pag-shorting dito. So kuha ka lang ng electrical tape, isi-short mo siya dito. Example, nasira yan. Ganito lang gagawin. Set mo yan, tapos mga manual ka na. Bahay mo. O, diba? Tumataas pa rin yan. Yan mo, tumataas.
Ngayon, pag umabot tayo sa setting, patay mo na, man. Isa pa. Tapos sa tingin mo kung lumalamig na, buhay mo siya ulit. Ganun lang. Kung sakaling wala pa kayong pamalit, habang naghihintay kayo ng pamalit, ganito mo nang gagawin nyo, manual. Patay buhay kayo. Para magagamit. May itawid nyo yung mga ginagawa nyo. Patay sindi lang. Ganun din yun. Ganun din yung trabaho noon. Patay sindi lang din yan. Kaso automatic yun. Ito, gagawin natin manual. Okay? Ganun lang kasimple. I-short mo lang itong part na to. Itong dalawa. Magagamit yun na ulit. Pero manual. Okay na. Ayos na. Ibalik na natin. Sa kaalaman ng ano, di ba nag-inquire ako sa Raon, sabi niya 1.5 daw. Kasi industrial purposes daw ang ito ginagamit. Pero, nung nag-ano ako sa online, sa Shopee, nakuha ko lang siya ng ano, kulang-kulang 300. 250 yata. So, huwag kayong masyadong magtitiwala sa mga ganun. Titingnan niyo muna sa online kung tama ba yung pinagsasabi nila bago kayo bibili. Eh, kung naniniwala ako noon, nilagot yung ano ko. 1,500. Gito lang kalaki yung parts na bibili mo. Hindi ako nag-ano sa online. So, yun lang ang advice ko sa inyo, no? Sana may natutunan kayo kahit pa paano.